tanghali, gabi sa lahat ng ating kapunto. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin, of course, Attorney Noel Del Prado. Hi, kapunto. Hi, kapunto, Mare. Magandang hapon, umaga, gabi sa lahat ng ating mga kapunto. Simulan na natin. Yan, alright. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay patungkol sa warrant of arrest. Ayan, nako. Kailangan natin alamin ang ating karapatan dito ha para magabayan tayo. Unang-una, attorney, ano ba ang warrant of arrest? Mm-hmm. Ang warrant of arrest ay isang kautusan galing sa korte para hulihin ang isang tao. Karaniwan nito ay may kinalaman sa isang pending na kaso at kasong kriminal. At bago na issue yung warrant of arrest, pinag-aralan niya ng ating mga pulis, fiskal, at inaprubahan naman ng huwes. Kaya nga itong kautusan ay naka-address sa any law enforcement officer within the Philippines. Itong papel na ito, ano ang pinakasilbi na ito? Bahagi ito, Mari, ng proseso sa tama kayong pagdinig. Sapagkat hindi naman porke ikaw ay inakusahan, ikaw ay guilty na kaagad. Yung unang-unang hakbang, at isa ito sa unang hakbang para sa korte ay maka-acquire ng jurisdiction so, doon sa katauhan noong akusado. Pero yung sinasabi ko kaninang paunang pag-aaral, karaniwan, Mare, meron ng tinatawag na preliminary investigation o yung pagdinig doon sa public prosecutor's office o doon sa opisina ng mga fiskal. Alright, so ano naman ang pwedeng gawin sa'yo kung ang opisyal ng gobyerno, like police, NBI, pwede kasing i-serve nila ito, di ba? Dalawang ahensya ng gobyerno, tama ba ako, attorney? Police tama, lamang at NBI ang pwedeng mag-serve. Sabihin, sila ang pwedeng mag-hain dito sa isang tao, tama ba ako? So, tama, dahil sila yung mga law enforcement officials. Pero meron din tayong tinatawag ng mga karaniwang joint operations ng iba pang mga sandataang lakas ng Pilipinas. Kung kaya nga minsan merong joint operations yung police at yung military. Pero karaniwan, itong law enforcement activities, kagaya ng pagsiserve ng warrant of arrest, ay nakalagak dyan sa ating Philippine National Police. Kung kaya nga meron silang particular na section ng Philippine National Police, yung warrant section, na tinitingnan kung lahat ba ng kautusan na ito ng korte, yung lahat ng warrants of arrest, ay naipatupad na o hindi pa naipatupad. Alright. So in short, talagang dapat yung person with authority ang magsaserve sa'yo nito. Okay. So ito'y isaserve sa'yo o ito'y ihahain sa'yo para ikaw ay imbitahing sumama sa himpila ng polisya or ng NBI or kung saan ang opisina nila. Tama ba ako? Tama, Mare. Pero ang ultimate na layunin nila ay maiharap ka sa korte. Kasi ito yung, kumbaga, ini-extend na ng korte yung kanyang authority o jurisdiction sa katauhan nitong tao na inaaresto. Kumbaga, inuutusan yung pulis na arestuhin at sa loob ng 10 araw ay mag-report sa korte kung naaresto na ba o kung hindi man naaresto, ano yung dahilan bakit hindi pa ito naisasagawa. Okay. Kung for example, ikaw ay pinakitaan ng warrant of arrest, dapat ka bang sumama? Oo, Mare. Kasi hindi yan para iyong tanggihan. Ito ay kautusan na galing sa korte. Kung ikaw ay tatanggi o ikaw ay magre-resist, binibigyan ng kapangyarihan ng ating mga pulis na gumamit ng tinatawag nating sufficient force o reasonable force, makatwirang paggamit ng dahas. Mm-hmm. So, in short, maaari lamang na pag ikaw ay tumanggi, ay magkaroon ng konting puwersa ang paghuli sa'yo. Okay, dahil may warrant of arrest siya. Okay, ngayon, ang warrant of arrest ba, yung bang humuhuli sa'yo, dapat ba sila ay naka-uniforme? Oo, Mare. Kailangan niyang, kasi ito ay lehitimong police operation. Kung kaya nga dapat, unang-una, ay magpakilala nga yung mga pulis at ipakita nila yung kanilang, siyempre, yung uniforme nila at saka karaniwan, yung pangalan nila ay andyan sa
kanilang uniforme para rin maipakita na hindi ito kumbaga basta kung anong operasyon na ito ay lehitimo at opisyal na operasyon ng pulis. Alright. So, ang isang taong inaaresto, pwede niyong tingnan ang kanyang tsapa, pwede niyong tingnan ang kanyang uniforme at basahin niyo po ang nilalaman ng warrant of arrest na yan. Okay. At syempre, ano ba yan, attorney? Pag ikaw ba ay na-serve na ng warrant of arrest, automatic ba yan na ikay makukulong agad? Yung pagkulong ay bahagi nitong pag-aresto. Pero ito rin ay para sa inyong sariling proteksyon ng inyong mga karapatan sapagkat ayon sa ating sistema ng demokrasya, meron tayong mga korte na nagbabantay kung tama ba yung paraan halimbawa ng pagsiserve ng warrant at yung mismong pag-aresto. Kasi bahagi na ito, Mari, kagaya nitong nire-require ng Republic Act 7438 na kailangan na maipaiwanag sa inyo na kayo ay may karapatan bilang akusado, yung constitutional rights ng isang akusado, kagaya ng right to remain silent o yung hindi magsalita, yung iyong karapatan na makakuha ng abogado na pinipili ninyo, at kung hindi kayo, wala kayong kakayanan na mag-hire ng abogado, ay bibigyan din kayo ng korte at kailangan ito ay magawa ng pulis na nagsiserve nitong warrant dahil hindi lamang ito pinapakita sa pelikula, ito ay kahingian, ito ay requirement ng batas. So ibig sabihin, pag ikaw inaaresto, sasabihan ka ng iyong mga karapatan, ang tinatawag nilang Miranda rights. Exacto, Mara. Na ikaw ay, sabihin mo nga yun, attorney, memorize mo ba? Okay, may karapatan ka na hindi magsalita dahil anuman ang iyong sabihin ay maaaring magamit laban sa iyo sa korte. At ikaw din ay may karapatan na kumuha ng isang abogado na iyong pipiliin. At unang-una kasi, Mari, bago iyon, ang karapatan niya rin na malaman bakit siya inaaresto. Ibig sabihin, nakalagay din naman yun sa warrant of arrest, yung mismong batas na iyong posibleng nalabag. Kasi meron ka rin constitutional right to be presumed innocent. Hindi ka pa naman sinasabi na guilty ka na kaagad. Pero yun yung nature and cause of the accusation against you. Violation itong, halimbawa, revised penal code o yung Dangerous Drugs Act at yung particular na provision doon, Maria. Okay. So, ibig sabihin, attorney, hindi naman agad-agad na pag ikaw ay hinainan ng warrant of arrest ay kulong agad. Actually, yun na yung kasunod, Mari, kasi dadalin ka sa opisina ng mga pulis. Tapos, meron niyang proseso, yung halimbawa, pagkuha ng iyong personal na impormasyon. Siyempre, dahil karapatan na akusado na hindi siya matorture, saktan o takutin, bahagi ng pagtitiyak na hindi siya natorture o sinaktan ay yung medical examination. Okay. Kumbaga, idodocument yung kanyang estado ng kanyang katawan na wala yung pasa, wala yung sugat, hindi mga pulis ang gumawa nitong, kumbaga, kung meron talaga siyang sugat nung naaresto siya. Mm-hmm. Ngayon, ang tanong ko, attorney, meron bang validity ang warrant of arrest? Okay. Ang sabi ng Korte Suprema, kasi nakarating na rin ito sa Korte Suprema, doon sa isang decided case, yung People of the Philippines versus Cesar Guevara, na desisyon na nito noong January 18, 2001. Ang sinasabi dito, valid ang warrantless arrest until executed, ibig sabihin na-serve na sa iyo ng police, recalled by the court or quashed by the court. Ibig sabihin, hanggang hindi yan kumbaga binabawi ng korte na nag-issue o hanggang hindi yan na isa-serve doon sa tao na aarestuhin, ay nananatili yung matibay at may epekto. Kasi yung nasa rules of court na 10-day period, utos lamang yan na kumbaga dalhin yung tao na yan, arestuhin yung tao na yan para madala siya sa korte. Hindi yan expiration period. Meron ka pa bang gustong idagdag, attorney, about warrant of arrest? Siguro kailangan natin ipaalala sa ating mga kapunto na itong kautusan ng korte ay simula pa lamang. Kasi yung iba, parang pag may warrant of arrest, nagtatago.
kasi may mga kaso na yan, ang yung pagtatagunin nyo ay indikasyon ng inyong pagiging guilty. So iwasan po natin iyon kasi ito hindi pa naman kayo agad-agad mahahatulan. Simula pa lang po ito ng proseso ng paglilitis sa inyong kaso. At yung pag-serve ng warrant of arrest sa inyo, binibigyan daan din yan yung isa pang karapatan ninyo, yung paghahain naman ng piyansa. Kasi kung hindi naman capital offense ang inyong nagawa, eh karaniwan meron kayong karapatan na magpiyansa o pansamantalang makalaya hanggang dinidinig yung kaso ninyo. Alright. Anyway, ang maganda nito, alamin po natin yung batas para tayo ay maproteksyonan. Di ba, attorney? Oo. Lagi nating alamin kasi kung hindi natin alam, mas malamang kaysa sa hindi na tayo ay mapapahamak, mapapamahal, at syempre, maaargabyado. Alright. Hanggang sa susunod nating puntong legal, muli po, ako ang inyong Mare ng Bayan, kasama of course, Attorney Noel Del Prado po. Para sa puntong legal. Bye everyone!